January 3 mga dre. Nakakatuwa kasi bihirang-bihira ganito mga dre, no, yung walang snow sa ano, sa paligid. Tapos January. Usually pag ganitong panahon, ano eh, madami ng snow eh. Pero ngayon napakalinis ng ano, ng mga kalsada. Dito ako sa trabaho pala mga dre, no. Alas 2 ng hapon, isang oras na lang, uwian na mga dre. Medyo busy ako kasi ano eh, first day of work, galing sa bakasyon, kaya tambak yung trabaho. Yon sir. Oh, pa. Naami din rin sa Walmart kami ni Dre, mong idol. Ay, lahat siya, tumangan ako. Ano pa nga ng tatay mo? Nelson, sir? Nelson. Nelson. Sir Nelson, kumusta po? Salamat sa ano, sa suporta. Sige, Dre. Dito pa kami nagkita. Dali pa picture ako sa inyo. Dre. Oh. Ano ginagawa mo, Dre? Ah, legal ba yan? Nagdadrama ka na naman. Ano magawa eh? Kumusta ba New Year, Dre? Ayos naman, Dre. Ano bang niregalo mo sa sarili mo, Dre? Ha? Gusto kang bumili ulit ng kotse. No. Puro kotse na lang to. Magkano bonus nyo rito, Dre? Wala kang bonus pa eh. Wala kita. Dito wala? Wala. Kahit ano? Wala akong bonus ngayon. Tiyan. Wala tayong asensyo rito, wala mga bonus ah. Kaya nga, dapat maghanap na tayo ng mga malalaking kumpanya. Ano bang malalaking kumpanya palagi mong pupuntahan natin dito, putre? Pfizer. Yung katulad na ginagawa natin dito, pwede. Eh doon, hindi. Yung pa easy-easy lang. Ito, tingnan mo lang. Eh, tamo yan, oh. Kamay pa ginagamit mo para magtagal lang. Wala, wala mo gawa, yun. Bahala ka na nga dyan. Iwala na kita, Dre. Oh, sige. Oh, sige. January 5 mga dre, nag freezing rain kagabi, January 4, kaya ayan na, mukhang magtutuloy-tuloy na ang ating winter, back to reality mga dre. Yung mga nakalipas na araw na walang snow, ano lang yun eh, parang nananaginip ka lang. Kasi usually talaga December, January, yan kaano na, snow na, tsaka January, February, yan ang kasagsagan ng ano, snow ng winter. Kaya back to reality na tayo. At kasama sa reality natin is magpapala na naman tayo. Sana hindi masyadong matigas. Kasi nga nag-freezing rain eh. Yan naman yung daanan natin, di ba? By the way, mga dre, no, hopefully nabigyan ng kasagutan yung mga matagal nyo ng tanong, no? Talagang pinatagal eh, no? Bago sagutin eh. Please fasten driver seat. Magpapala na naman tayo, mga dre. Ayan, mga dre, oh. Freezing rain. Ice yan eh. Kapal, no? Ayan, oh. Ay. Eto na naman tayo, mga dre. Promise, mga dre, ito na yung huling winter ko bilang janitor. Ano na ako, kumbaga matanda na ako para sa pagpapala. Kasi dos palinghado rin yung ano ko mga dre, yung anong tawag rito, yung aking hindi yata mapapala to, ha? Mahirap na
mag-is na nalang, wag yung freezing rain. Kaya nga, hindi na mapapala to. Ang hirap pa yun. Oo. Mani, kala mo manipis mga dre, di ba? Pero, ano eh, pero matigas. Matigas lalo na tapak-tapakan na. Eto, lalagyan ko na lang asin to rito. Kasi ito yung delegates eh. Kuha na muna tayong asin. Para ano, pag natin palahin. Palastik. Ang aga ng freezing rain na to mga dre. Pero ganun pa man, makapasaway talaga rito. Ay, ay, ay. Napapailing na lang ako mga dre. Kasi simula na eh. Dire-diretso na to mga dre, itong ano, itong snow. Sabagay, sabi nga nila, maswerte pa rin kami, di ba? Kasi nga, sa ibang part ng Canada, kila Carino, kila Mark, kila Alit, di ba? Sa mga vlogger dyan sa ano, kila Inags, hindi tumitigil yung ano eh. Yung pag-snow eh. Kaya buti lang, galagay na lang natin to rito. Ang nakakatawa dito mga dre, ang binili sa aking asin, apat na supot para rito sa dalawang apartment. Tapos doon sa kabilang apartment, dalawa lang. Parang tagdadalawa lang, di ba? Tapos pag naubos mo agad, ba't naubos mo agad? Sasabihin sa'yo. Walastik. Okay mga dre, may naalala ako, may ibibigay pala akong tip sa inyo, no? Tungkol to sa mga nandito na po sa Canada, no? Kasi po, sa nangyayari ngayon na pagtaas ng mga renta, ganito yung nangyayari mga dre, no? May kinalaman to sa pagtaas ng renta. Let's say, bagong lipat kayo mga dre, no? Tapos, hindi kasi nga, ang nangyayari ganito mga dre. Let's say, yung inuupahan ko ngayon, sabihin natin 900, okay? Tapos, umalis ako. Pag alis ko, piniturahan lang ng may-ari, tapos lilipat ka. Ang bigay sa'yo ngayon, 1,100. So, 200 yung in-increase niya. Wala siyang ginawa. Piniturahan lang siya. Pag nangyari yung ganun, mga dre, pwede kang magreklamo sa city. O dun sa nangangasiwa ng mga paupahan mga dre. Pwede mo siyang ireklamo na yung dating nanggaling sa apartment ka mo, nalaman mo na yung upa is 900 lang, tapos ngayon ikaw binigay sa iyo 1,100. So i-hearing kayo mga dre, parang ano, didinggin yung kaso nyo, tapos pag napatunayan na unreasonable yung ginawang 200 na increase sa iyo. Lalo na kung wala namang pinagawa yung may-ari sa bahay, 'di ba? Basta lang pinaupahan ng mataas. I-refund niya sa iyo, mga dre, yung sobra. Let's say kahit sabihin nating 6 months ka na diyan or 8 months ka na diyan, pag nireklamo mo, pwede mong mahabol, mga dre, at ipapa-reimburse sa kanya yung ano, sobrang singil niya sa iyo. So 'yun. Kaya kung matatanong niyo yung dating nakatira, kung magkano yung upa nila, malaking bagay, 'di ba? O kaya kung alam niyo, pwede nyong isumbong sa ano, sa city. Di kailangan tumistigo yung dating nakatira mga dre, ah. Kasi hihingi naman nila yung lumang ano eh, yung lumang lease, kasi may record noon ng lease na yon, yung may-ari, yung mga lumang lease niya. Kaya malalaman mga dre. Okay? Bakit ko pala naikwento? Kasi may nangyari po. Marites po ako rito sa Canada. May nangyari pong ganun.
naalaman nung nangungupahan sa bahay na ang upa pala sa bahay niya dati ano lang 800 815, tapos nung lumipat siya binigay sa ginawang 11. So nung nakausap niya yung dating nakatira, nagkaroon siya ng idea na ang laki ng in-increase. So ang ginawa nung nung nangungupahan, inireklamo siya sa sa city o sa board sa nangangasiwa ng mga paupahan, basta yun na yun. Inireklamo siya, tapos nag-hearing sila, natalo yung landlord, ayun, nag-reimburse siya ng pera doon sa tenant niya. Kumbaga sobra-sobra yung in-increase niya. Okay mga dre, ano yan, galing sa totoong buhay yan, ha? $327 na mga dre. Tapos na ako sa dalawa. Ganyan lang nangyari dyan mga dre, oh. Kasi nakadikit sa sa semento yung ice, mahirap tanggalin. Kaya ganyan na lang yan. Hanggang sa matutunaw sila. May shoutout lang po ako galing sa Silang, Cavite. Shoutout po kay, ito galing po kay Emiliano Cavile. Shoutout naman po kami ni Cora at Emil Cavile. Yun, number one follower daw po sila. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa mga tiga Silang. Tapos ito naman po galing kay Fatima De La Torre. Di pala totoo yung ibang vlogs na nakita ko. Sinasabi nila, no experience, pwede mag-apply. Gandahan lang ang cover letter at CV. Mahirap pala kung walang experience pupunta dyan. Yun, totoo po yun, oh. Kumbaga, experience is king pag nag-a-apply ka po pupunta rito sa Canada. Napaka-importante. Napaka-importante po ng experience. Hindi po, kasi imagine po, no, especially kung nasa Pinas kayo, kasi po maraming nagtitingin-tingin ng ganito yung nasa Pilipinas, eh. No experience, no education, let's say kahit high school graduate pero wala kayong experience, mahirap pong makapunta rito. Kasi po paano nila i-justify na i-hire kayo, 'di ba? Kung wala kayong experience. At least man lang sana kung meron po kayong experience, 'di ba? For example po, butcher. Ang walang kamatayang butcher. Marami po silang hinahanap ngayon 'yan. Kahit high school graduate ka po, kung may experience ka sa pagbubutcher, tapos meron ka pong certificate galing sa TESDA, kahit pa paano po mataas yung tsansa mo na makapunta o makaalis ng Pilipinas. Ano po, no, talagang ang masasabi ko lang po sa inyo, i-improve nyo po yung mga sarili nyo, di ba? High school graduate, pumunta po kayo sa TESDA, marami pong marami silang kursong binibigay, di ba? Para nang sa ganun, makatulong po sa inyo. At sir, para po di ba? May pagkakataon. Kasi po, tsaka isa pa po, no, kung sa YouTube po kayo naghahanap ng trabaho, medyo kailangan nyo pong i-level up yung pagja-job hunting nyo, di ba? Most likely late na bago nyo pa makita yung job hiring kung sa YouTube kayo nag-aabang. Siguro po ang pinakamakukuha nyo lang dito sa YouTube, yung mga tips na tungkol sa mga pathways, di ba? Yung congrats pala kay kay Mark Carreño, no, sa Carreño family, kasi may mga ipinasok siya dun sa trabaho niya na natanggap, eh. Tapos may isa ng araw na parating na. Kaya buti pa si Mark nakapagpaalis, eh, no. Congrats Mark, no, galing ni Mark. Yun mga dre, no, kasi dito sa area namin mga dre, walang ganun, eh. Ang dami masyadong nagtatrabaho rito. Marami masyadong immigrant dito mga dre, no. Kaya ang kinukuha talaga nila rito sa area namin, mga tiga dito rin. Sa trabaho ko naman mga dre, ano lang yan, eh, kumbaga dalawa nga lang kaming maintenance dyan, eh. Kaya hindi sila nag-hiring. Mag-hiring man dito lang sa loob ng Canada. Yun mga dre, no, pagdating sa experience, kailangan nyo kumuha ng experience mga dre. Kailangan nyo mag-training. Kung bata-bata pa kayo, mag-training na kayo, di ba? Gayahin nyo si Brandon Boy. Kung hindi nyo pa napapanood yung channel ni Brandon Boy, puntahan nyo po. Ilalagay ko yung link sa baba. Dati pong office boy yan, si Brandon Boy. Ngayon, nasa Brandon na siya. Di ba? From office boy to Canada boy.
sa Brandon. Gayahin niyo po siya, no, 10 years o 12 years siya sa opisina. Tapos yun, nag-shift siya ng career, no, sa pagiging butcher, kahit wala siyang alam, kahit wala siyang experience. Kumbaga, determinasyon lang yung puhunan niya. 'Di ba? Ganun po yung gawin niyo. Yung mga sinasabi po nilang high school graduate, no experience. Karaniwan po may mga backer 'yon. Pwede pong no experience kayo sa ganung klaseng trabaho, kahit high school graduate kayo, pero at least yung experience nyo is sa labas ng Pilipinas. Diba? May mga ganun po na nakarating dito sa Canada. Pero kung nasa Pinas lang po kayo, medyo challenging po unless na may magbabackup sa inyong malakas-lakas dun sa ano, sa a-applyan nyo. Yan po, no? Pasensya na po kayo, no? Pero yan po yung totoo. Malabo po pag ano, wala masyadong experience. Ito ang malinaw, mga dre. Magpapala ako. Ito ang malinaw. Buti pa lang, galante siya sa asin, no? May tatlong sakong asin siya, oh. Apat pala, apat na saka ko. Sana all. Sana all. Tagas nun, ah. Hmm? Ito, madulas to. Oh? Hmm? Ayun, oh. Kakayuri natin yan, madre. Gawin dyan, mga dre. Tapos alam nyo ba, nag-i-snow na naman. Pambihira, oh. Ay nako po, shoutout na lang po. Shoutout po kay Mamila Garcia and Jovelita Garcia from Malabon City. Maraming salamat po sa palaging papanood. Panonood. Rosy Chicks na ako, alas te ko. Thank you po, ah, Ma'am Mila at Ma'am Jovelita. Tama ba, Ma'am Jubilita? Yun po, ingat po kayo palagi. Shoutout din po kay John Cruz. Thank you, John, ha. Thank you. Kulit eh, no? So yun, mga dre, natapos ko yung tatlong apartment sa loob na isang oras. Medyo ano, paspasang kailangan para mas mabilis ka makapahinga. Ganun talaga yung style, mga dre, no? Ito, ang sipag lang nagpala rito. Kasi ang iksi lang eh, di ba? Sana ganyan lang yung pinapalahang ko. Hindi ako magre-resign eh. Hindi ako mag-quit sa pagja-janitor. Pag ganyan lang yung harapan na papalahang ko. Tsaka siguro, mga dre, ang janitor dito, ayan lang yung building na hinahawakan niya. Kasi, ano, ilang bang apartment to? Ay, hindi pala. Parang ano rin lang eh. Parang anim din lang eh. Pero kung ganyang isa lang, pwede na, mga dre. Kahit sabihin mga ano, mga 20 pintuan, mga dre. Basta isang building lang. Katulad na ito, itong nasa tapat. Yan. Magkano yan, mga dre? Magkadikit eh. So, pwede nga janitor niyan, isa lang. Pare-parehas yung style, di ba? Naalala ko, mga dre, nung bago pa lang ako rito, tatlong beses ako naligaw. Maling pinto yung pinasok ko, maling apartment. Kasi doon banda kami nakatira sa Barclay rin doon banda. Magkakaparehas ng ano, ng style ng bahay. Eh ano kami noon eh sa 3200. Ang napuntahan ko eh 3190. Basta yung ano, yung bago building namin. Bago yung mag-building namin, doon ako napunta. Walas teke. Nalaman ko lang nasa mali akong building eh. Nung nandun na mismo ako sa pinto, pipihitin ko na yung doorknob.
ko. Ayos to, bago to. Parang eto na lang sa akin, no? Ano ba to? Hindi ako nahihirapan, mga dre, pagbabasahin yung mga ganun. Wait, we don't have to start the day yet.